Hello mga ka-electrician, welcome sa ating TV, Kakuryente TV. So, ang ituturo natin ngayon kung ano ang dapat gamiting circuit breaker at paano ito ilalagay sa panel board. Sa panel board na ito, meron tayong 6 holes na panel board. So, kailangan natin ng 6 circuit breaker, but i-install lang natin yung 5 kasi yung isa spare yun. So una, ano ang basic na ilalagay sa circuit breaker sa main? Kung ang bahay mo ay maliit lang, kailangan natin ng standard, magagamit tayo ng 60 amperes na circuit breaker. So sa yung 60 amperes. Okay. Ito 60 amperes. Ito yung pang main circuit breaker. So yan. Okay. So saan ba ilalagay ang main circuit breaker? For standard, dito 'yon. Pinakauna, quadrant 1. So ano ba ilalagay ito? So kung makikita nyo, merong slot dito, tapos may hook dito sa panel board. Iuna mo yung insert yung slot sa hook. Ganito. Insert mo, tapos i-push mo 'yon ng maigi. Okay. Ganyan lang kasimple. So, ngayon, meron na tayong main circuit breaker. So, 60 amperes yung rating niya. So, ano naman yung para sa ilaw? Kasi, separate yung ilaw at saka yung convenience outlet. So, meron tayong 15 amperes na circuit breaker para sa ilaw. So, lahat ng ilaw direkta nakakonekta dito. Alright, so let's put it on. So ganito lang, simple lang, kagaya ng ginawa natin kanina. Insert yung hook, then push mo. Kasi meron itong ano dito sa kabila. Ganito kasi yun, oh. Merong cervix clip niya. So push lang natin ganyan. Okay. Ganyan. Okay, so meron na tayong pang main breaker, meron na tayong pang ilaw, 15 amperes. Alright, so tapos naman yung circuit, yung ano, sa convenience outlets, yung lahat ng mga convenience outlets. So tapos, anong amperahe ba ang gagamitin natin? So sa standard, gagamit tayo ng 20 amperes na circuit breaker. Okay, insert na natin ito. Ganito lang. Sa kabila, bilang hook, insert mo yung hook, then push ulit. Ganyan. Okay. So, meron na tayong ano? Main breaker para sa ilaw, 15 amperes, at meron na tayong sa mga outlet, convenience outlet, 20 amperes. Meron din tayong pang pang malaking circuit, yung pang aircon or freezer. So, gagamit tayo ng 30 amperes para sa mga circuit na yan. So, ito. Insert natin ito. Para ito sa freezer or aircon. Okay? Ganyan. Alright. Insert na. Tapos, meron pang isa. So, maglalagay tayo ng isa pang circuit breaker na 20 amperes para ito sa mga auxiliary devices katulad ng CCTV, para alarm system, ganyan. So, nakaseparate din yun. So, ilalagay natin ang okay, ito na yung 20 amperes na pang auxiliary circuit. Yung para sa para alarm system at saka yung para sa CCTV, kung meron kayong CCTV. Okay? So, lalagay na natin. So, pwede dito, sa kabila, pwede din dito. So, it's up to you na lang. Kung dito, okay, insert natin yung hook. Ganyan. Ito, insert natin to dito sa hook. At close. Okay. So, meron na tayong 5. Yung isa, spare lang natin yun.
Kung yung may-ari gusto niyang lalagyan ng isa pang breaker para kung meron siyang dryer or ano bang gagamitin niya nga separate na circuit, so pwede siyang maglagay ng dito. Okay, so ito na yung circuit natin, circuit board, kompleto ng circuit board or panel board. I mean panel board. So ito yung panel board at ito yung mga circuit breakers. So kompleto na to. So sa isang maliit na konkretang bahay, for example, meron kayong 3 rooms, meron kayong aircon, meron kayong CCTV, meron kayong fire alarm. So pwede na to. 60 amperes yung sa main, 15 yung sa ilaw, tapos 20 amperes yung sa convenience outlet, yung saksakan ng mga electric fan, yung pang flat iron at ano-ano pa. So ito yon. Tapos meron tayong 30 amperes for aircon or freezer or refrigerator, at meron tayong another 20 amperes para sa mga auxiliary devices. Okay, so mga kakuryente, sa susunod na video atin namang tatapusin to para sa wiring nito. Kung ano yung mga bagay na wires para sa main, sa ilaw, sa outlet, sa aircon or freezer, at saka yung sa auxiliary. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang like button.